At yan po, paikot-ikotin nyo lang po yung stick gaya ng pagpapaikot niya sa inyo. Oh, very nice. Guys, ganito po tayo magpirma, guys. Good day po, panibagong araw at panibagong buhay na naman. At kasama ko po ang aking pinsan na si Kevin. Pinaghahay ko siya sa aking vlog pero nahihiya. At bago po natin simulan ng ating araw, ay nagkakape po tayo para ganado. Nescafe Black po pala yung kape ko, share ko lang. Good morning guys! Isa pong mapagpalang araw, ngayon po ay Linggo, ang unang araw ng Linggo. Araw ng Linggo, ang unang araw ng Linggo. At kasama ko po ang aking pinsan na si Kevin. At nandito po kami sa Maloklok Elementary School. At mayroon po tayong project dito, guys. Ang project po natin, guys, ay ang wall na nasa aking likuran. Pipinturoan po natin yan o magmumural painting po tayo sa wall na ito. Ang una po natin ginawa ay pinituran po natin ang wall. At kung nagtataka po kayo kung bakit may mga tubo dyan, ay dahil likod po yan ang ating hand washing area. Guys, napicture na po natin yung wall at ito po. Ginaya lang po natin yung shape ng wall at nag-sketch po tayo ng madali lang, mabilis lang. At ito po yung mga pintura natin. Color red or tuloy din red. Color basta, color red yan. Tapos yellow at blue. Napaka-importante po nito. At yung dalawang neutral colors, yung black. At meron po tayo dong white. Ito extra color, talo green. Pag mag-mural painting po tayo at konti po yung pintura natin o yung budget, importante po nating makumpleto yung mga primary colors natin at ang dalawang neutral color na black at white. Ang primary colors natin ay ang source ng lahat ng kulay. Kaya pag hinahalo-halo natin ang ating mga primary colors ay makakabuo tayo ng iba pang mga kulay depende sa kanyang combination. Kaya no need nang bilhin ang bawat kulay na kailangan natin sa ating mural painting. Mix-mix na lang po. Ang sketch po natin sa papel ay ililipat natin sa wall. Yan po guys, tapos na po yung ating pag-i-sketch. Importante po ang pag-i-sketch para po matansya po natin ang mga spaces ng ating figures. Hindi po kailangan na detailed ang ating sketch. Ang mahalaga po ay mailagay po natin ang mga shape ng ating ipipainting para madali po at may masundan po tayo pag maglalagay na po tayo ng pintura. Yan guys, tapos na po tayo sa pag-i-sketch. Next step po ay maghahalo na po tayo ng ating pintura. Yan po guys, paghalu-haluin lang po natin ang ating mga colors upang makabuo po tayo ng iba pang mga kulay. Dagdag bawas lang po hanggang sa ma-achieve po natin ang ating desired colors. At yan po, paikot-ikotin niyo lang po yung stick gaya ng pagpapaikot niya sa inyo. Out, sakit. At banda po dito yung papa ko nagba-vlog din. Pamilyang vlogger yan. Supportive din yung mama Chico kasi siya yung nagbibidyo. At syempre nagmerienda muna kami kasi pangit yung gawa pag walang laman yung tiyan. At nag-umpisa na po tayo sa pagpipintura. Una ka pong ginawa yung pinaka-background dyan, which is yung sky po. At mula po sa pagpipintura ay nag-sketch na naman ako. Parang may ADHD lang. May bigla po kasing pumasok na idea sa aking isipan kaya nilagay ko na po kasi baka makalimutan pa. At tinulungan na nga po pala ako ng aking girlfriend sa pagpipinta. Yung pinsan ko si Yana gusto pang sumali. Yung swan na lang po yung pinapintaan ko sa kanya. Kaso hindi ko po na-videoan eh. Hi guys! At merienda na naman po uli na palagi po nating inaabangan. At nandito rin po pala ang aking tita Lisa. Pulis po yan pero as a parent na may anak na nag-aaral sa Maloklok Elementary School, tumutulong po siya sa mga ganitong activity ng school, gaya ng school beautification. Maganda na, mabait pa. Tita Lisa, penging lima. Saludo po tayo sa mga pulis dyan na ginagawa ang lahat upang mapabuti ang ating komunidad. At so far yan po yung ating progress. Tapos umuwi na rin po pala ako kasi alas 5 na. Morning mga kapatid, ngayon po ay Monday at ipagpapatuloy po natin yung sinimulan nating mural painting doon sa Maloklok Elementary School. So babalik na po tayo doon dahil hindi po natin natapos kahapon. So far guys, yan pa lang po yung nagagawa natin at ito po yung second day ng ating mural painting.
at hindi na po tayo nagpaligoy-ligoy pa, tinira na po natin agad upang makarami po tayo. Hindi po pala tuloy-tuloy ang aking pagbibidyo sa aking pagpipinta. Siguro po sa susunod pag inalaw po ng pagkakataon. Kaya pagtiyagaan nyo lang po muna yan. At yan po ang aking progress. Mabagal po akong gumawa, pero siguro ganyan talaga pag gusto mo mapaganda ang iyong gawa. At dyan po natatapos ang ating second day. Bukas na naman po uli. Ito yung third day ng ating mural painting. At hopefully, sa third day na ito po ay matapos na rin po ang ating mural painting. At matapos po ng ilang oras, yan na po ang nadagdag sa ating gawa. Guys, slow progress po yung paggawa natin sa mural painting natin. Pero tinitin lang po natin at matatapos din po yan. Tingnan nyo po, nilagyan ko po ng matte span kahit hindi naman matte span sa iilan, pero matte span naman po talaga pag alam mo po kung paano gawin yung problem o solvein yung problem. Karinche, ano man yung mga hambal dito, maayo man ang mural kaya very nice kapag pang pag namin pagkita doon nga eskulahan pagisin mo pag bulig. Alex Vlog TV. So, Alex Vlog lang na. Alex Vlog. Oh, Alex Vlog lang li. Please like and share, subscribe the Alex Vlog YouTube channel. See you again sa susunod na mural. And bye-bye. Guys, ganito po tayo magpirma, guys. Natatapos guys ang ating mural painting. Salamat po sa panunood. Kung nagustuhan nyo po ang aking mural painting, naway i-like nyo po, i-share and subscribe po. Maraming salamat po. Sana may natutunan po kayo. Shout out nga po pala sa maganda at mabait na principal ng Maloklok Elementary School na si Ma'am Luz Taytayon, at sa aking girlfriend na si Laika Villanueva, alam mo na yan, at sa aking churchmate na si Brother Wilson Magno, at syempre sa aking best friend na si Gertrude G. Dumangon. Maraming salamat po sa suporta at naway pagpalain po kayo lagi ng Panginoon.